na-attract ako sa lalaki. Kaya akala ko normal lang yun. Okay lang yun. Akala ko tama yun. Just be real. Be proud. Be real. Be gay. Be happy. Nagkaroon ng LGBTQIA community ang nakiisa sa taunang Pride March. May ilang relihiyosong nagbabantang mapupunta sa impyerno ang hindi straight. Ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Bigyan po natin ang context sa ang Biblia. A strong majority of Filipinos are accepting of homosexuality. Mabilis ang pagdami ng AIDS and HIV cases. You accept the homosexual person, but not the action. Lumaki ako ng walang tatay. Namatay siya nung when I was 5 years old. Kaya yung father figure at yung manly figure, hindi ko nakita. Kaya hindi ko alam kung paano ba umasta na parang lalaki. Wala akong maalala kahit isang event lang na binuhat lang ako ng papa ko. Kaya kung saan-saan ko po inanap yung emptiness na na-feel ko before. I was 8 years old po. Tapos, meron po akong male neighbor and he sexually abused me. Naulit siya. Natakot ako. Pinabayaan ko na lang, not knowing pa din na kasalanan pala yung ginawa nung neighbor ko sa akin. Bali, noong first year high school po ako doon, ko na po na-confirm na bakla talaga ako. Napapasama na din ako sa mga kapwa bading din. Naghangad ako na maging isang tunay na babae, partner someday, gusto ko lalaki din. Para sa akin, family na yung tawag doon. Yun yung hinihingi ko sa mga tao na sa paligid ko na tanggapin nila kung ano man yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Lagi ako nagme-make up. Yung desire na ano, na i-please yung mga tao na nasa paligid ko kasi pakiramdam ko kapag napi-please ko sila, I feel special. Nagtago ako sa isang maskara. Pero ano, meron talagang time kapag nag-iisa lang ako. Yung parang nadudurog ako. Every time na tumitingin ako before sa mirror, pakiramdam ko ako yung pinaka-kawawang tao, ako yung pinaka-pangit na tao sa mundo. Naalala ko before, tinanong ako nung friend ko habang nasa inuman kami, kung, Ariel, bakit ka naging ganyan? At doon, nagkaroon ako ng reflection sa sarili ko. Parang nawalan ako ng gana nung sa inuman na yun. Kinabukasan, pagising ko, yung guilt at yung shame, nag-uumapaw. Tapos may nagli-lead talaga sa akin na parang may gawin talaga akong bago. Nagulat ako na kinuha ko yung Bible namin. Tapos nabasa ko po yung ang mga lalaki na nag-aulo-asawa sa pariyos nila nga lalaki. Ang mga lalaki na gahulid sa ila pariyos nga lalaki, hindi makabaton sa ginharian sa Diyos. Nag-ano siya, nagdulot siya ng hurt sa akin. Parang natamaan talaga ako. Pumipikit na pala ako, tapos nag-ask na ako ng forgiveness kay Lord. Meron talagang ano, na-release na tinik. Naramdaman ko na simula na to ng pagbabago. Na-experience ko yung ano, yung victory nung araw na yun. Lumapit po ako sa isang church at inopen ko po kung ano yung struggle ko. At doon ako na-i-guide. Andun yung compassion nila, yung pagmamahal nila sa iyo. Parang kapatid na din yung turing nila sa iyo. Another family. Ngayon, masaya ako kasi binalik ako ng Panginoon sa pagkalalaki at pinagpipray ko din yung desire ko na magkaroon ng female partner soon. Hindi ko na nararamdaman na wala akong father figure. Mas excited ako na makita one day yung Father in Heaven. Na andyan lagi, na yumayakap sa akin, na nagsasabi na, anak, andito ako para sa'yo.